Welcome to Wi-Fi Vento. Kumusta mga ka-J3? Welcome sa ating channel. So, sa video na ipapakita ko, gagawin ko ngayon kung paano ang mag-activate ng EngieRock account sa ating mga Vendo machine. Sa bawat Vendo machine po, dapat isang EngieRock account lang po ang gagamitin. Hindi po pwedeng isang EngieRock account sa iba-ibang Vendo machine or Wi-Fi machine. Ang license, ang software po na gagamitin natin ay ADO software, Wi-Fi ng bayan or WB software, LPB software, at T-Supply software. Papakita ko kung saan siya ilalagay para po magamit natin ang ating EngieRock account kahit saan tayong lugar or saan lupalop ng mundo, basta may internet access po tayo, kaya natin mapasok ang portal or admin portal ng ating piso Wi-Fi kahit wala tayo doon sa area na yon. So, unang-una, dapat po gumawa tayo ng EngieRock account. So, ang EngieRock account po, ganyan. Papakita ko, lalagout ko muna siya. Sa EngieRock account po, itatype nyo lang is EngieRock.com. Ganto lang po siya. Itatype natin is EngieRock.com. Yan. And then, search lang or okay lang natin. Tapos, ganito yung lalabas. Click natin yung right side na to na tatlong guhit. And then, may makikita kayo dito na sign up or log in. Pag sign up po, yun yung gagawa ka ng bagong account. Ayan. So, syempre, mga personal information yan. Pwede mo naman gamitin yung Gmail mo kung gusto mo yon, or sign up ka ng bagong account. So, after nyan, so, kunwari, may account na tayo. Tulad ko, may account na tayo. So, i-click natin itong log in here. So, click natin yon. Ganito ang lalabas. So, sa ngayon, ang gagamitin ko muna ay Wi-Fi ng bayan. So, Wi-Fi ng bayan, meron na tayo dito. Ito na siya. Itong Wi-Fi ng bayan, ayan. So, ang una natin makikita pag nag-login tayo, login tayo, syempre, EngieRock. Punta tayo sa ating ayan, login. Ayan. Tapos po, ang kukopyahin yung part ng EngieRock pag nagkaroon na kayo ng EngieRock account is dito sa your own token. Itong part na to. Yan. Itong part na to. And then after nyan, makikita nyo itong link. Ito. Itong link na to, dito sa right side, may nakalagay na copy. So, kiklik nyo lang po siya. Click nyo lang. And then, ganyan. After nyo maklik nyan, pwede nyo pong i-save muna sa ano, sa inyong messenger, or isend nyo sa messenger nyo para makopya nyo siya. O kaya naman, kung okay naman yan na ganyan lang, punta na po kayo sa inyong mga Vendo machine. Login po kayo sa admin portal. Tulad nito, nakalagin tayo, Wi-Fi ng bayan. Tapos dito naman po sa left side, tatlong guhit. Ayan, pindutin po itong left side, yung nasa taas. Tatlong guhit-guhit. Click nyo yan. And then, sa baba, itong remote access, kiklik nyo po siya. Yan. Tapos, may nakalagay po dito. Yan, yung default nyan, may nakalagay. Buburahin nyo lang po yon, and then, ipipaste nyo yung inyong kinaping link mula sa EngieRock account nyo. After po nun, pag nakapi nyo na, kiklik nyo po yung submit na to. Yan. Kiklik nyo yan. And then, after nyan, may makikita na kayo na ganitong link. Ito. So, ibig sabihin, updated na or activated ng EngieRock account nyo sa inyong Vendo. So, pwede na po kayong mag-try, mag-login gamit ang EngieRock account doon sa inyong Vendo machine kahit hindi kayo nakakonect sa mismong piso Wi-Fi machine nyo. So, ang gagawin nyo lang, punta po kayo doon ng, ano, ng EngieRock account. And then, tulad nung pinakita ko kanina, click nyo lang po yung login. And then, pag nakalagin po kayo, para naman po makapasok kayo sa inyong piso Wi-Fi, kiklik nyo po ang endpoints. Yan. May makikita po kayo ditong status. Palitan ko lang yung EngieRock account ko kasi ito, naka-logout yung ano.
makikita kayo ditong status. Ito. Yan. Makikita nyo dito, ang endpoints is status. Pag-click nyo siya, sana, wala pa ng daliri. Yan. Pag-click nyo yon, may lalabas dito na mga link. Yan. Kung ano lang yung link na kulay blue, ibig sabihin, yun lang yung active or yun ang gagana. Minsan po kasi, mayroon link dyan na naka-black lang. So, pag-click nyo siya, hindi siya gagana. Pero, pag yung kulay blue, yun po yung active na link. So, pag-click nyo siya, agad-agad po mapupunta kayo sa inyong admin portal ng Piso Wi-Fi. So, dahil nga nakalagin na tayo, ito na siya. Yan. Hindi po ako nakakunik ngayon sa Vendo. Kung makikita nyo po, yan. Ang pangalan ng ng J3 Wi-Fi, hindi po yan yung Vendo na ina-access natin ngayon. Itong Wi-Fi ng bayan. Hindi po siya yun. Kung makikita nyo, ayan, Injerok na po yung ano natin, ginagamit. Yan. And then, kung sa LPB nyo naman po gagamitin, hindi. Unahin ko muna yung Piso 5. Pag sa Piso 5 po yung gagamitin, click nyo. Siyempre, nakalagin din ako sa Injerok, Piso 5. Para mabuksan ko lahat na Vendo sa gamit ng isang cellphone. So, click nyo lang po dito sa left side din, taas. Click, tapos punta rin po kayo sa settings. Dito po sa settings, may pag-click nyo siya, may makikita kayo sa baba na remote. Pag-click nyo po yung remote, wala. Yan, pag-click po yung remote, may makikita kayong ganito. So, may nakalagay rin po dito, yan, dito sa baba, dito nyo rin po ika-copy paste yung link ng inyong Injerok account. Yan, and then save din. Siyempre, pipindutin yung save. Yan, ito. Tapos, pag dito naman po kayo sa Ado, pag dito naman po kayo sa Ado, punta naman po kayo siyempre sa admin. Tapos, click nyo lang din po yung left side. Mabagal ang internet natin. Ipindutin nyo po yung left side. May makikita kayo dito na makikita kayo dito sa punta kayo, click nyo lang yung system, tapos click nyo po yung services. Pag click nyo yung services sa banda baba, eto po yan, etong naka-check na remote access. Ang normal po nyan, hindi siya naka-check. Tapos pag chinek nyo siya, may lalabas dito na paglalagyan ng link ng Injerok account. After po nun, dapat naka-check lang lagi yung remote pictures na yan. After po nun, i-copy paste dun, syempre pipindutin din natin yung save. So, after mag-reboot or after mag-loading nun, activated na din yung ating Injerok account sa ating Ado software. So, last part, papakita ko naman yung sa LPB. Yan, sa Injerok account naman po ng LPB, syempre click nyo po ito, nakikita nyo tatlo to eh. Itong tatlong guhit, sunod, tapos yung tatlong tuldok naman. So, itong left side na tatlong guhit, yan ay kiklik nyo. Tapos po, punta tayo dito sa remote monitoring. Click natin yan. Ayan, kung makikita nyo dito, yan. So, ang choice mo is Injerok kasi yan. Injerok, and then click mo to. Siyempre, dito mo ipipaste yung inyong Injerok account. Ganyan. And then, save. Ganun lang. Ganun lang po kadali. Pag nag-save na siya, baka kailangan mo i-reboot para mag-take effect ang ating Injerok account. So, i-reboot mo lang. So, pag na-set nyo na po yun, anytime pwede nyo na ma-access ang inyong Piso Wi-Fi Vendo machine kahit wala po kayo doon sa mismong area or location ng inyong Piso Wi-Fi. So, sana po natulungan kayo ng video na to. Maraming salamat po sa lahat na naging subscriber ng ating channel.
Muli po sa mga bago at hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel at paki-like and share po para makarating po sa mga nangangailangan suporta ng ating mga video na kulang pa ang kanilang information or knowledge about regard Piso Wi-Fi Vendo Machine. So muli po mula sa J3 Piso Wi-Fi, have a nice day po, more power, bye-bye. We'll be right back.